Ang mga matatalinong tao ay palaging ina-assume na nasa kanila na ang lahat. Sila ay tinuturing na matagumpay, accomplished, at mataas ang kakayahan. Gayunpaman, ang mga assumptions na ito ay madalas na natatakpan ang mga emosyonal na hamon na hinaharap ng mga matatalinong tao. Sa kabila ng karaniwang paniniwala, ang pagiging matalino ay hindi garantiya ang kasiyahan o tagumpay. Kaya kung nagtataka ka kung bakit minsan nahihirapan ng mga matatalinong tao o kung bakit ang kanilang intelektual na regalo ay maaaring pagmulan ng emosyonal na kaguluhan, patuloy mo itong panoorin. Ito ang mga problema na madalas na nagpapahirap sa buhay ng mga matatalinong tao. Number 1, overthinking at overanalyzing. Ang mga matatalinong tao ay nagtataglay ng likas na hilig na mag-isip ng malalim at masusing pag-aralan ang mga sitwasyon. Ang kanilang aktibo at mausisang mga isipan ay patuloy na naghahangad na maunawaan ang mga pagkasalimuot ng mga bagay. At habang ang kakayahang ito na malalim na pag-iisip ay isang mahusay na asset, maaari itong magpakita ng ilang mga hamon, kabilang ang pagkahilig sa overthinking. Maaari silang gumawa ng labis na pag-iisip, pag-replay ng mga nakaraang kaganapan o pagsusuri ng mga sitwasyon sa hinaharap. Kapag nahaharap sa isang desisyon o isang problema, madalas nilang nakikita ang kanilang sarili na nagsasaliksik ng maraming posibilidad. Isinasaalang-alang ang bawat anggulo at tinitimbang ang lahat ng mga pros and cons. Bagamat ang masusing pagsusuri na ito ay maaaring maging mahalaga sa paggawa ng matalinong mga desisyon, maaari itong maging overwhelming. Lumilikha ito ng patuloy na pressure upang mahanap ang perpektong solusyon o asahan ang bawat potensyal na resulta na nagpapalakas lamang ng anxiety at stress. Dagdag pa, ang overthinking ay maaaring humantong sa isang pakiramdam ng analysis paralysis, kung saan ang isang tao ay nahanap ang kanilang sarili na hindi makagawa ng desisyon dahil sa walang katapusang loop ng mga pag-iisip at pagsasaalang-alang. Ito ay maaaring maging partikular na nakakabigo at ito ay humahadlang sa pagiging produktibo at pag-unlad. Number 2, perfectionism. Ang mga matatalinong tao ay may posibilidad na magtakda ng matataas na pamantayan para sa kanilang sarili sa karamihan ng mga bahagi ng kanilang buhay. Maging ito ay akademiko, trabaho, relasyon o personal na mga layunin. Ang drive na ito para sa kahusayan ay nagpapalakas ng pagnanais para sa tagumpay at pagpapabuti at maaaring magresulta sa mga makabuluhang tagumpay at katuparan. Gayunpaman, maaari rin itong magkaroon ng isang madilim na bahagi. Kapag ang pagnanais para sa pagiging perpekto ay nagiging ganap na, nagdudulot ito ng matinding pressure at pagpuna sa sarili. Ang mga taong ito ay maaaring maging ang kanilang sariling pinakamalupit na kritiko na nagtatakda ng mga pamantayan na imposibleng matugunan. Hindi sila sigurado sa kanilang mga kayahan, pagdududahan ang kanilang mga nagawa, at pakiramdam na kahit gaano pa nila gawin, hindi ito sapat. Ang patuloy na pressure na ito upang maging perpekto ay maaaring magdulot ng matinding emotional anxiety. Ito ay humahantong sa mga pakiramdam ng kawalang halaga, kakulangan, at kawalan ng tiwala sa sarili. Maaari itong makaapekto sa kanilang mga relasyon, pakikipag-ugnayan sa lipunan, at pangkalahatang pagkatao. Number 3, mataas na sensitivity. Ang mga matatalinong tao ay kadalasang may mas pinong pandama na pag-unawa. Ibig sabihin, mas madali silang naaapektuhan ng mga malalakas na ingay, maliwanag na ilaw, malalakas na amoy, o masikip na kapaligiran. Ang sensory overload na ito ay maaaring humantong sa mga pakiramdam ng labis na anxiety at isang pangangailangan na bawiin o humanap ng aliw sa mas tahimik at hindi gaanong stimulating ng mga kapaligiran. Ang tendensiyang mapansin at suriin ang mga pattern at koneksyon ay pumapasok din sa kanilang pagiging sensitibo sa kanilang kapaligiran. Nagbibigay din ito sa kanila na makakita ng mga pagkakaiba o pagkagambala ng mas madali kaysa sa iba. Maaari nitong palakasin ang kanilang kamalayan at gawing mas madaling maapektuhan ng mga pagbabagong ito. Ang kanilang pangangailangan para sa katatagan, predictability at kaayusan ay nagdudulot sa kanila na maging hindi mapalagay kapag naharap sa magulo o unpredictable na mga sitwasyon.
Number 4, nahihirapang makisama. Ang mga matatalinong tao ay kadalasang nakakaranas ng pakiramdam ng paghihiwalay at pagkadiskonekta sa iba. Ang kanilang mga natatanging paraan ng pag-iisip, ang kanilang mga interes at mga pananaw ay nagpapahirap sa paghahanap ng mga taong may katulad na pag-iisip na maaaring maunawaan o pahalagahan ang kanilang intelektual na pagkamausisa. Bilang karagdagan, ang mga taong ito ay madalas na nakakaranas ng social anxiety na ginagawang mahirap na bumuo ng mas malalim na mga koneksyon at bumuo ng makabuluhang mga relasyon. Maaari silang matakot sa pagtanggi o mag-alala tungkol sa pagiging mapagmataas o naiiba. At ito ay maaari maging sanhi ng kanilang pag-iwas sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Pinapalala din ito ang mga damdamin ng kalungkutan at nag-iiwan sa kanila ng pakiramdam na parang wala silang sense of belonging. Number 5, nahihirapan sa otoridad. Ang mga matatalinong tao ay minsan nahihirapan sa otoridad at pagsunod sa mga traditional na expectations. Maaari itong magdulot ng salungatan at tensyon sa akademiko, profesional o personal na mga setting at makakaapekto pa sa kanilang pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili. At yun ay dahil ang mga matatalinong tao ay kadalasang may malakas na inner sense kung ano ang lohikal at makatwiran. May posibilidad silang magtanong sa mga panuntunan, sistema at mga inaasahan na hindi makatwiran o tila arbitraryo. Gusto nilang maunawaan kung bakit ginagawa ang mga bagay sa isang tiyak na paraan at kadalasan ay hindi natatakot na hamunin ang mga itinatag na kaugalian at tradisyon. Kapag natagpuan nila ang kanilang sarili sa mga sitwasyon kung saan ang kanilang katalinuhan ay hindi kinikilala o iginagalang, sila ay nagiging frustrated na maaaring humantong sa paglaban, paghimagsik o pangkalahatang kawalan ng pakikipag-ugnayan sa sistema o kapaligiran. Bukod dito, pinahalaga nila ang otonomiya, kalayaan at kakayahang gumawa ng mga desisyon ng mag-isa. Number 6, kakulangan ng suporta. Maraming matatalinong tao ang nahaharap sa kawalan ng pag-unawa at suporta mula sa kanilang pamilya, kaibigan o lipunan sa pangkalahatan. Malaki ang epekto nito sa kanilang emosyonal na kagalingan at magpapalala sa mga hamon na kinakaharap na nila. Ang pangunahing dahilan ng kawalan ng pag-unawa na ito ay ang paniniwala ng pagiging iba. Dahil ang mga matatalinong tao ay nagtataglay ng mga natatanging paraan ng pag-iisip, pag-unawa sa mundo at pagproseso ng impormasyon, maaari itong magresulta sa hindi pagkakaunawaan, miscommunications at isang pangkalahatang pakiramdam na hindi naririnig o invalidated. At number 7, imposter syndrome. Ang imposter syndrome ay isang pakiramdam na ibinabahagi ng maraming matatalinong tao. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay nag-aalinlangan sa kanilang mga kakayahan at pag-aalala na matutuklasan ng iba na hindi sila kasing talino gaya ng inaakala nila. Ang pagdududa sa sarili na ito ay maaaring magpahina sa kanilang kumpiyansa at hadlangan ang kanilang personal at profesional na paglago na humahantong sa isang hanay ng mga negatibong epekto sa kanilang kapakanan. Ang isang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaaring makaranas ng imposter syndrome ay ang mataas na mga expectations na inilalagay sa kanila, alinman sa kanilang sarili o ng lipunan. Ang kamalayan na ito ay maaaring magparamdam sa kanila na sila ay hindi kasing runong gaya ng nararapat sa kabila ng kanilang makabuluhang mga kakayahan at intelektual. Maaari nilang ihambing ang kanilang sarili sa iba at pakiramdam nila ay hindi karapat-dapat sa kanilang mga nagawa na higit pang nagpapalaki sa imposter syndrome. Ang katalinuhan ay madalas na ipinagdiriwang at hinahangaan, ngunit ang emosyonal na epekto nito ay kadalasang hindi napapansin, mula sa mas mataas na sensitivity hanggang sa pakiramdam ng pagkahiwalay at pagdududa sa sarili. Ang mga taong matalino ay nagnanavigate sa isang komplikadong emosyonal na lugar sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga pakikibaka sa kanilang pinagdadaanan. Masisimulan natin lahat na pahalagahan ang mga hamon na kanilang nararanasan, pati na rin ang mga regalong hatid nila sa lipunan. Nga pala, alam mo ba na may uri ng mga tao na maaaring extrovert at maaaring introvert? Panoorin mo dito.